Alleluia, alleluia, alleluia. Uninam Dios, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ano po ba ang pakiramdam kapag napagtaksilan ka? Di ba sakasabi dito kasi, no? Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Alimbang mas masakit na maranasan ng isang tao, no, yung nagtiwala ka, lalo tigit, no? Kung literal, pinakain mo, pero pagdating ng araw, yun din pala yung maglalaglag sa iyo. At mahirap yun, no? Para sa isang tao. At ito rin yung karanasan na ibinabahagi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan. Pero mo, ano bang ginawa ni Jesus? Inugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Ang paghuhugas ng paa, bilang Panginoon, no? si Jesus pa man, ang paghuhugas ng paa ang pinakamababang gawain ng isang alipin. Kasi maging ang alipin, mayroong hierarchy, mayroong posisyon. No? Ang pagiging alipin na yun, no? Meron pa rin level-level ng ginagawa. So, ang paghuhugas ng paa, pinakamababang gawain na. Pero ginawa ito ni Jesus sa lahat. Kahit na alam niya ng isa sa mga ito ang magkakanulo sa kanya. Kahit itong mga ito na pagdating ng araw, panghihinaan. Pero siguro, ang kailangan natin mas mapagnilayan ngayon ay yung atin pong nagiging pagtingin o pag-uugali kung sakaling tayo po ay nakaranas ng pakiramdam natin, pinagtaksilan tayo. Pag pinagtaksilan, ibig sabihin, nasaktan tayo. Nasaktan, sa kahit anong paraan. Pwede nasaktan kasi literal na nilaglag ka, iniwan ka, pinagpalit ka, o sabihin natin dahil sa pera. Minsan, ano ba nagtutulak sa isang tao para pagtaksilan ang isang tao? Yung taong nagmahal sa kanya, yung taong tumulong sa kanya, tapos makukuha pang, ano bang nagtutulak doon sa isang tao? Ano? Lahat ba tayo dito?
pinagtaksilan lang, hindi nagtaksil, kaya hindi tayo makarelate, o hindi lang natin alam na madalas din natin talagang pinagtataksilan. Kasi kung kaya natin pagtaksilan ng Diyos, mas lalo tigit kayang-kaya natin pagtaksilan ng tao. Dahil lang sa pera. Dahil lang sa inggit. O kaya galit din na hindi natin alam kung saan nanggagaling. At mahirap mabuhay sa ganong karanasan. Kaya tingnan niyo po, no? Sa unang pagbasa, binalikan ni San Pablo sa ating pong, sa mga gawa ng mga apostol, yung karanasan, karanasan niya, karanasan ng Israelita. Hindi lang basta yung, hindi na yung masasaklap na karanasan, kundi karanasan kung paano silang tinulungan ng Diyos. Sa Salmong Tugunan, ang sabi naman, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Kasi ang problema sa atin, no, mas lalo nating at mas lagi nating iniisip, inaalala, araw-araw iniisip natin yung ginawa sa ating hindi maganda. Iniisip natin lagi yung mga taong nanakit sa iyo kesa doon sa mga taong nakaka-appreciate sa iyo. Ano? Paano tayo mabubuhay kung lagi tayong nandoon sa, no, sa masakit na karanasan, mapait na karanasan? Minsan, pag iniwan ka ng asawa mo, pinagpalit ka ng asawa mo, ilang taon na ang nakalipas, pero nandoon ka pa rin sa iniwan ako eh. Hindi doon sa yung mga naiwan na nagmamahal pa rin sa iyo. Lagi nandun, dala-dala mo pa rin, niloko ako, kawawa naman ako. Ano bang problema sa akin? Tinulungan ko. Andan tayo lagi. Kaya nga ito, pinapakita sa atin sa mga pagbasa, pawang kabutihan ang ginawa ng Diyos sa tao. Pero nagawa pa rin na may magtaksil sa Kanya. Pero tuloy lang, no? Itinuloy ni Jesus ang paglilingkod, itinuloy niya ang mabuhay. Kahit nga, kahit harapin ang kamatayan, mas pinili pa rin niya ang mabuhay. Kaya sana po, no? Kung sakali lang na darating sa punto ng buhay natin na makakaranas tayo ng ganitong katinding pagsubok, kahit sa magkakaibigan o sa pamilya, mas piliin pa rin natin ang magmahal kaysa ang mabuhay sa galit. Kasi ang pagmamahal, yan ang magputulak sa iyo para mas maging matibay, mas maging matatag sa mga iba pang mga hamon ng buhay. Amen?